Well, mga kapopong, kumusta? Actually, meron tayong dalawang topics dito kay Diwata. Una ay sa kung ano nga ba ang sikreto at bakit parang hype na hype ang mga Filipino sa tinda ni Diwata. May sikreto ba talaga siya? O kung meron man eh, ano kaya yon? At ang pangalawang topic natin ay patungkol sa malinis na kitang pera ni Diwata kada araw. Actually, interesting itong topic natin ngayon na posibleng magamit nyo rin kung magtatayo rin kayo ng inyong mga negosyo balang araw. Anyway, syempre, unahin na natin itong sikreto ni Diwata, ha? At pagbasehan natin itong article ng GMA na base sa paliwanag naman ni Sir Richard Carbajal. Sa paliwanag ni Sir Richard, ay sinabi niyang ang nangyaring bigla ang pagsikat nitong paresan ni Diwata eh. Dahil sa tinatawag o effect ng VRIO framework. At ano itong VRIO framework na ito? Well, isa-isahin natin, ha? Dito muna tayo syempre sa letrang V, na ang ibig sabihin ay value. Yes, mga kapopong, value. Na kung i-coconnect naman natin yan kay Diwata, ay yung binibenta niya kasing pares eh. Pasok na pasok talaga sa budget ng mga Filipino. 100 pesos meron ka ng pares, unlimited soup, isang soft drink at unlimited rice din. At yan na nga yung tinutukoy na value, mga kapopong. Dumako naman tayo sa letrang R, na ang ibig sabihin ay rarity. Ano ang ibig sabihin yan? Actually, sa ginawa kasi ni Diwata na yan, na 100 pesos sa isang Paris Overload package, ay totoong bihira lang talaga ang gumagawa niyan. Well, ang good example na nga dyan eh, walang iba kundi ang Mang Inasal. Well, natatandaan niyo ba yung mga panahon na hindi pa nabibili ng Jollibee ang Mang Inasal? Yes, mga kapopong, yan nga yung panahon na sobrang naging hype ito sa mga Filipino dahil sa kanilang unlimited rice offer. Well, dahil nga sa kasikatan ng Mang Inasal, nasa rami ng mga kumakain sa kanila na halos maapektuhan nito ang mga kilalang fast food chains dito sa Pilipinas, ay mukhang nakaramdam itong kumpanya ng Jollibee sa kung bakit after ilang taon simula noong sumikat itong Mang Inasal eh. Bigla naman binili ng Jollibee ang 70% ng Mang Inasal sa halagang 3 billion pesos. Yes, mga kapopong, 3 billion pesos nga. Which is, meron nga akong nakita na isang joke post sa internet na sinasabing bibilhin na daw ang Diwata pares sa halagang 50 million pesos. Well, though nagjo-joke lang naman yung nag-post sa internet nitong info na yan, pero ang hindi naman niya alam eh, malaki talaga actually ang potential na mangyari talaga yan in the future. Well, ipaliwanag ko naman yan mamaya, ha? At dumako naman tayo sa letrang I. Yung letrang I ay ibig sabihin ay imitability. Well, sa madaling paliwanag, ay yung ginawang strategy ni Diwata sa pagpapackage ng Paris Overload niya eh. Hindi yan madaling gayahin ng iba. Well, unang-una, malaki talaga ang risk niyan, most especially sa mga nagsisimula pa lang. Bakit? Well, kung kukumpute niyo kasi ang halaga nitong pares, soft drink, unlimited rice, at free water sa halagang 100 pesos na ibinayad ng customer, ay challenging talaga kung meron pang magiging kita sa strategy na yan. Pero mag-compute tayo later, ha? At ang huling letra naman ay letrang O, na ang ibig sabihin ay organization. Which is, sabihin man nating daan-daang tao ang pumipila araw-araw dyan sa paninda ni Diwata, pero napansin o nakita nyo ba ang sistema na naisip ni Diwata? Yes, mga kapopong, station by station nga ang ginawa ni Diwata dyan. Merong taga-kolekta ng bayad, merong taga-ready ng mga pares, merong taga-lagay ng sabaw, merong taga-refill ng kanin, merong taga-linis, merong taga-luto, at kung ano-ano pa. Walang galing, di ba? Pero ang pinakamalaking tanong naman ngayon eh, malaki ba talaga ang kinikita ni Diwata sa kanyang parisan? Dito na tayong magsimulang mag-compute. Sabihin na nating average 600 na mga katao ang bumibili ng Paris Overload ni Diwata kada araw. At dyan sa 100 pesos per package, ay sabihin na nating more or less ay 60 pesos ang expenses ni Diwata dyan. So ang gross profit na kinikita ni Diwata sa kada pares na nabebenta eh, more or less 40 pesos. Na kung ita-times o mumultiply natin yan sa 600, ay ang resulta niyan ay halos 40,000 pesos kada araw na kita. At times 30 days, ay makakakuha naman tayo ng 1.2 million pesos per month. So sa isang taon eh, 14.4 million pesos per year. Natandaan niyo, mga kapopong, ha, hindi pa dyan kasama yung Sick and Joy ni Diwata at ilang pang produkto nito. At papaano pa kaya kung magkaroon ito ng mga branches nationwide? Well, kaya't huwag na kayong magtaka na years from now eh, ay totoong kahit anong disenyo pa ng bahay ang ipagawa ni Diwata sa kung saan mang subdivision sa Maynila, ay kayang-kaya na niya yung gawin. At yung joke patungkol sa 50 million pesos na pag-acquire ng negosyo ni Diwata, ay actually para sa akin ay hindi lang yan isang joke kundi posibleng mangyari talaga. Pero ang tanong eh,
Papayag kaya si Diwata na ibenta ang negosyo niya for 50 million pesos? At ang tanong ko naman sa inyo ngayon, at kung ikaw si Diwata, ay papayag ka ba dyan sa 50 million pesos na yan? Well, syempre gusto kong malaman ang inyong mga ideas, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung minalaman o natutunan ka sa video ko, ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong ay nagsasabing, Te amo!